Treasure Hunting Weekend, mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga hindi dapat gawin kapag tayo'y nag-ukay ng ating mga proyekto. Ito yung site na na-detect namin noon na mayroong reading na 20,000 sa Proton Eric. Ang 20,000 na reading value ay pasok siya sa mga metals. Malapit na siya sa precious metals. Ang 30,000, yan na yung precious metal, 30 to 40. Pero ang 20 ay pwedeng mga drums, pwedeng mga ammunition boxes, pwedeng mga bakal na nalalata, at pwede ring ammunition boxes na mayroong laman na mga alahas o gold bars. Basta ito'y nahuhulog sa kategori ng metal. Pero hindi maliit na metal yan. Talagang dapat boxes ang makikita na metal. O di kaya ay malalapad na mga itong GI sheets or mga steel plate ang ganyan. Ito, napansin nyo ang ating tagahukay ay nanigarilyo sa hukay. Isa yan sa pinagbawal sa traditional na paghukay, kasi ang mga hukay na yan kapag mayroong laman ay mayroong nagbabantay. Ang nagbabantay, pwedeng ang nagbaon yan nakasama na ibinaon o mga lamang lupa, katulad ng mga Encanto, Duwende, mga kapre. At ayaw nila ng mga ganyan. Kaya nga, bawal ang umiinom, bawal ang lasing maghukay, bawal ang manigarilyo, bawal ang dumura. Bawal ang dumura. Kasi, dapat may respeto tayo sa mga nakatira dyan, kasi lugar nila yan, dinidisturbo natin sila, naka-isturbo tayo. Hindi lang yan, trespassing na tayo sa kanilang lugar, sa mga nakatira dyan. Kaya dapat yung mga bawal ay huwag natin gawin sa hukay. Pwedeng manigarilyo doon sa unahan, pwedeng uminom pag uwi ng bahay, pwedeng dumura sa unahan, at lalo nang huwag umihi sa sariling hukay nyo. Praktikal lang yan na reason, marumi at mga ngamoy. Ngayon, ang paninigarilyo ay sarap ng ano, nilagyan niya ng asukal na kamuting kahoy, kalibre with lechon manok and coke ay masarap. Balik tayo sa mga bawal. Dapat talaga meron tayong disiplina sa sarili, at bawal din ang masyadong maingay, yung tumatawa ng malakas habang naghukay. Pwede lang umiti lang. Kung masyadong magingay, ayaw niyan ng mga nagbabantay kung merong treasures. At kapag ganyan, expect na lang kayo na walang makuha. Kapag maiingay, walang respeto sa hukay, dumudura sa hukay, nanigarilyo sa hukay, maiingay sa hukay. So yan ang mga bawal ang dapat iwasan natin, lalo na sa mga naghukay. Ang mga naghukay kasi ay hindi na sila naniwala, karamihan dyan ng treasures. Ang kanila ay ang sweldo na lang. Kaya ano na lang sila, tabla-tabla na lang. Kung wala, okay lang kasi may sweldo sila. Lugi dyan ang ano, financier. Kaya ang pamantayan, mga protokolo sa treasure hunting, ay dapat obserbahan natin yan. Hindi tayo mag-ingay-ingay, tatawa-tatawa ng malakas kapag nasa loob na tayo ng tunnel. Kaya nga, inaalayan yan dahil merong babantay dyan na hindi nakikita.
Noong una, hindi ako naniwala dyan. Pero sa katagalan, katulad nito, 20K ang reading, ni-review namin, ito'y pangalawang scan, nawala na ang 20K at bumalik sa normal 3K. 3,000 is soil lang yan with minerals. Pero ang 20K, metal talaga yan. Pero walang malaking pirasong metal na nakita. Kaya sabi ng kasama ko, baka nilipat. Posible, walang ano, walang imposible diyan sa mga entity na ganyan. Kasi mga powerful yan. Pwede nila walain ng ilang saglit lang. Mawawala yung hinahanap natin. Kaya ito, wala na talaga siya. Kaya ang aming balak, puntahan yung puno ng niyog na mayroong remarking na parang ahas. At doon kami mag-scan muli. Baka lumipat doon. Itong lipat-lipat na kwento, hindi talaga ako maniwala dyan. Pero sa katagalan ay dahil nawawala, ito kasing gamit natin, proton na ito, scientific na ito na gamit. Hindi na ito yung dowsing o mga japwand or itong pendulum na manipulate ng ating katawan, ng vibration ng katawan, ng movement ng kamay. Pero itong proton elic ay kahit kikilos ka pa, ay ganun talaga ang ano niya. Kung anong reading niya, ayun talaga. Back up by science yan. Pero ganun pa rin, kaya siyang mamanipulate ng mga entity sa lugar. Pwedeng walain ng nakatira dyan ang signal. Yan yung ahas. Ahas na straight. At din nakaturo siya pakaliwa. Okay, so ito yung remarking. Mga katiyat sa niyog. Ito, meron siyang ulo na kaganyan. So ito, ang direksyon nito ay klarong-klaro, papunta siya dito sa kaliwa. Ngayon, ano bang layo niyan? Ang layo niyan ay kunin niyo ang measurement nito ng buntot, ng parang ahas na straight. And then, galing sa lupa, ayan, sukatin niyo yan at papunta rito. Ngayon sabihin natin yan ay 3 meters. Ang sukat na yan na 3 meters ay gamitin nyo dito. Galing sa niyog, papunta rito. Ayan, so papunta siya rito, 3 meters. At sa dulo, maghukay dito sa 3 meters. So yan lang yan pag-decode ng mga ganyan. At kung wala, ay paatras kayo, kunin ang ulo. Iyan na rin ang sukatin. So sabihin natin 2 meters, so adjustment, paatras tayo dito sa 2 meters. So yan lang mga katiyats, ang pag-analyze ko sa kanyang remarking. Kanina amin dinetect ang tinuturo niyan, pero ang resulta ay mababa masyado ang value. Lupa lang or minerals. Kaya pwedeng kung talagang gawa ito ng hapon, pwedeng nakuha na noon pa itong portion dito. Or pwedeng maniwala o sa hindi, pwedeng manipulate ng mga entities. Ang ibig sabihin ng mga entities ay mga hindi natin nakikita na mga tao. Hindi pala tao yan, mga nilalang. Pwede nilang manipulate pati ang mga scanners at mga electronics gadget. Kaya manalig na lang tayo sa Panginoon, sa ating puso at sa ating isipan sa pag-analyze. At huwag masyadong mag-rely sa mga modernong kagamitan. Okay, patuloy tayo.
At hanggang sa muli mga katiyats, kami ay magpapaalam na ng ating mga kasama at maraming salamat sa palaging pagsubaybay sa ating channel. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa mga uploads. God bless! Paalam!